tutto mio del cuore. Quante avventure noi due e quante difficoltà supereremo giorno per giorno insieme a lacrima. Tu verserai, sorridi perché il sole risplenderà. Un vento fresco ci guiderà verso quei sogni che abbiamo nel cuore. Kapaguran, bunga ng matinding init ng araw. Ngunit sa kabila nito, nagpasya pa rin itong magtinda ng gatas sa tulong ng kaibigan niyang si Eloisa. Pero sa kanilang pag-uwi, bigla na lamang itong nawala ng malay at tuluyan ng nagkasakit. Hindi nagtagal at bumuti ang kanyang kalagayan. Salamat sa lahat ng mga nagmamahal sa kanya. Lolo Jihad, kaya ko na po uli magtrabaho. Hindi, Mare. Oo nga naman, Elo. Eloisa, Lolo Nalit, bakit po kayo na parito sa amin ng ganito kaaga? Nagpunta kami dahil alam ko magpupumilit ka na naman magtrabaho at heto, hindi nga ako nagkamali. Naku, hindi mo dapat abusuin ang katawan mo, Nelo, lalo na ngayong kagagaling mo lamang sa sakit. Tama ang sinabi niya sa'yo, Nelo. Kailangan mong alagaan ang iyong pangangatawan. Hay na, bumalik ka na sa higaan mo at magpahinga. Jehan, halatang hindi ka natulog. Baka ikaw naman ang sunod na magkasakit sa gagawin mong yan, ha? Walang anuman. Masyado akong umasa sa pagiging masipag ni Nelo. Hindi ko tuloy na malayang nagkakasakit siya. Nakalimutan ko ang katotohanan na sadyang napakabata pa niya. Nagpapasalamat na rin ako at naalala ko ito habang maaga. Hindi ka na rin naman ganun kabata, kaya huwag mo masyadong itulak ang sarili mo, ha? Masya, Bartas, lumakad na tayo. Mag-iingat kayo! Kaya na, pinanguha kita ng mga sariwang bulaklak doon sa aming hadin. Maraming salamat, Eloisa.
Nelo, kainin mo na itong sopas na ito para makainom ka na ng gamot. Opo, maraming salamat. Hindi ka na matamlay ngayon. At mukhang may gana ka na yung kumain. Pagpatuloy mo yan at nang gumaling ka na ng lubusan. Ah, Lola Nulet, maaari po ba kaming lumabas ni Nelo kahit sandali para magpahangin? Siguraduhin mo lamang na hindi siya mapapagod. Hindi pa kasi gaanong malakas ang katawan ni Nelo. Opo. Sige, ako ya, alis na muna. Sige po, paalam. Maraming salamat po, Lola Nulet. Tandaan yung lahat ang pinagbiling ko sa inyo, ha, Nelo. Maganda ang sikat ng araw ngayon, di masyadong mainit. Tamang tama, hindi tulad kahapon. Nelo, pumunta tayo dun sa parang para magpahangin. Mabuti. Malakas pa rin ang kita ng ating negosyo. Mabuti naman kung ganun. Sige na, ako lang magbubukas ng pinto. Magandang araw po sa inyong Ginoong Cortez. Maligayang pagbabalik. Ginoong Boman, kararating ko lamang galing sa lungsod. Ano po kailangan niyo sa akin? Meron po sana akong nais ibalita tungkol sa inyong anak na tiyak nung ikagugulat. Pala kapag tinititigan. Gusto ko kasing mapaganda ang pag-uwit ko sa'yo. Kaya... Sige, nagbibiro lang naman ako. Maari mo na akong titigan hanggang gusto mo. Imposibleng gawin yun ni Eloisa. Maniwala po kayo sa akin. Habang kalmante pong nagpapahinga itong si Nelo doon sa lilim, naroon naman ang anak yung si Eloisa na nagkakanda paos para lamang magbenta ng gatas. Hindi ko akalaing magagawa ito ni Nelo. Sumisigaw po siya ng ganito. Bumili na po kayo ng gatas. Doon sa harapan ng maraming tao. Sinasamantala ni Nelo ang kabaitan ng anak niyo. Naiintindihan ko na, Boman. Malaki ang pasasalamat ko sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko malalaman ang pangalipustay niya sa anak ko. Wala pong anuman. Ako naman po ay nagmamagandang loob lamang. Sige po. Tutuloy na po ako, Ginoong Cortez. Sige, Ginoong Boman. Mag-iingat ka. Ibet! Huh? Ibet! Bakit mo pinabayaan magkaganon ng anak mo? Nakita raw siya ni Ginoong Boman na nagbebenta ng gatas na inilalako ni Nelo.
Ipagpaumanhin mo. Ang paalam ko sa akin ni Eloy sa imamamasya lamang siya. Yan na nga bang sinasabi ko? Matagal na akong naghihinala sa inaasal ng batang yan. Mabait naman talagang bata si Nelo. Nagkataon lamang na biglang sumama ang pakiramdam ng bata, kaya nagpusa ng tumulo ang anak natin si Eloisa. Ano ka ba, Ibet? Nahihibang ka na ba? Hindi mo ba inisip kung anong itsura ng anak mo sa harapan ng napakaraming tao? Ginawa na naman ni Eloisa ang lahat ang kanyang makakaya para tulungan si Nelo. Ang dapat nga matuwa ka pa dahil sa ginawang kabayanihan ng anak mo kahapon. Ano na lamang ang sasabihin ng mga tao kapag may nakakilala sa kanya? Yan ay isang malaking kahiyan para sa ating pamilya. Kung hindi mo kayang pagsabihan niyang anak mong si Eloisa, ako ang gagawa. Simula ngayong araw na ito, pipigilan ko na ang pagkakaibigan ng dalawa. Wala kasalanan si Nelo. Nasaan ngayon si Eloisa? Nagpunta siya doon kina Nelo kanina umaga. Sandali lang! Nagawa mo doon sa bayan kahapon ng umaga? Nagpaalam naman po ako kay Mama. Sumama po ako sa paglalako ni Nelo. Bakit ikaw ang nagbebenta ng kanyang dalang gatas? Bigla na lamang kung sumama ang pakiramdam ni Nelo, kaya pinagpahinga ko muna siya. Hindi na niya kaya, kaya ako na po ang nagbenta ng gatas. Eloisa, hindi ako nagpapakahirap palakihin ka para lamang magtinda ng gatas. Nelo, magsabi ka ng totoo. Bakit mo nagawang pagbentay ng gatas ang anak ko? Wala pong kasalanan si Nelo. Nagkusa po akong gawin yung kanyang trabaho. Nelo, simula ngayon hindi ka na maaaring magpakita sa kanya. Naintindihan mo? Pero, Papa, si Nelo lamang ang tangi kong kaibigan. Tama ng dahilan. Wala kang dapat gawin ngayon kundi sundin ang utos ko. Papa. Alaysia. Nelo, maaari ko bang makita yan? Si Eloisa. Buhay na buhay ang pagkakabuhit niya. Thank you.
ka na bang ibang pinagkakabalaan kundi ang gumuhit? Hindi mo ba naiisip na nasasayang lamang oras mo dito sa pagguhit? Ah, pero inaamin kong magaling ka sa pagguhit. Tiyak na matutuwa si Yvette kapag nakita niya ito. Nelo, iwan mo na lang sa akin ito. Sa'yo yan, tanda mo lang lahat ng pinagbiling ko sa'yo, Nelo. Hindi ko na dapat kayong makita pang magkasama ni Eloisa. Pera? Ano kayang ibig sabihin nito? Sandali lang po! Hindi ko po kailangan ng kabayaran. Dali niyo na po ang larawan. Alay ko po yan kay Eloisa at kay Gino Cortez. Paalam! Magandang dahilan para parusahan mo silang dalawa ng ganito. Dapat mong pa nga silang ipagmalaki kung tutuusin. Yvette, alam kong ginagawa ko. Hindi ko gustong masira ang buhay ng ating anak dahil lamang sa isang hamak na kaibigang nagbebenta ng gatas. Pero... Lolo? Kumusta yung pakiramdam mo ngayon, Nelo? Mabuti po. Magaling na po ako. Salamat naman. Mabuti kung ganun. Lolo, sumasakit po ba likod niyo? Gusto niyo pong tawagin ko si Lolo ulit? Huwag mo akong alalahanin, Nelo. Kailangan ko lang ng pahinga at mawawala rin ito. Salamat. Habang ginuguhit ko ang larawan na yun, hindi ako nangangad ng anumang kapalit o kabayaran. Ginawa ko yun dahil sa gusto kong makita masaya si Eloisa. Yun lamang ang tangi kong paraan para makaganti ng utang na loob.
Patrash, wala naman akong nakitang hindi maganda sa ginawa ni Eloisa. Bakit kailangan pang umabot sa ganito? Tinulungan lang naman niya ako sa oras ng pangangailangan. Bakit? Bakit? Nabalot ng kalungkutan ang puso ni Nelo nang malaman niyang hindi na siya maaaring makipagkita pa kay Eloisa. Ngunit inilingin niya ito kay Lolo Jehan dahil ayaw niya itong mag-alala. Tanging si Partas lamang ang naroon para pagbuhusan niya ng sama ng loob ng mga sandaling yun. Isinilaysa niyang lahat ng kanyang nararamdaman tungkol sa di inaasang paghiwalay nila ni Eloisa. Yeah.